good start, no? Tayo po, mga nanay ko, ay nakating po na paaga. At I pray at home kasabi mo sa iba pa. Ano po, eh, mga abay, ano, sa ating oras. Possible, ano, ito yung ating sana na okay, makaabot tayo sa ating devotions. Hindi po talaga possible. At least, hindi po tayo malik sa ating morning service at 8:30. Okay, our text this morning is found in 1 Corinthians chapter 7. At yung mga ikatang po sa mga ating Ephesians series. At kung ito yung mga kapo. I would like to bring a message today about marriage, divorce, and singleness. Marriage, divorce, and singleness. And the best place to go is in 1 Corinthians chapter 7. Today, we have 40 verses. And for the sake of time, I want to babasahin ano ang up to verse 6. 1 Corinthians chapter 7, verses 1 to 6. Now concerning the things whereof ye wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. The word touch here is a euphemism. It is a common Jewish euphemism for physical relationship between couples, no? Or two people, man and a woman. Now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman, or to stay single or celibate. If you are separated to a husband or a wife, if you want to remain so, the Apostle Paul, it is good. There's nothing wrong about it. If you haven't yet married, hindi ka pa nakarap ang asawa, and you want to remain that way, the Apostle Paul, there's nothing wrong about it. Okay? So now concerning the things where all you wrote unto me, actually, marami po mga practical questions that were asked by the Corinthians, Corinthian Church to Paul. And actually, the answers of Paul was extended up to chapter 11. So yung answer ni Apostle Paul sa kanilang practical questions, eh nagsimula po ng chapter 7 at tuloy-tuloy po yan hanggang chapter 11. So the first that Paul dealt is the question on marriage, wherein the Corinthian church had serious problems. Meron po silang pakaseryosong problema sa kanilang marriage. So Paul answered their questions. And to get into the actual situation, noong kanilang kapanahunan, tandaan po natin that they were under Roman Empire. And they are in a pagan world. And many of the believers are slaves. At marami sa kanila, nasa klase ng marriage na kahit sila mismo, walang power. Because their masters could, at any moment, cut off that marriage. Dahil slaves naman sila eh. Kanyari, masaway na lang slave. And their master would say, benta na kita. What can you do? Diba? So natapos na marriage yung dalawa dahil kami ng master, tapos na kayo. Bebenta ko itong masawa mo. Yung anak ko, bebenta ko na rin. So, it only lasts as the master would decide, no? Hanggang kailan, hayaan ng master yung magpapatuloy. At marami sa kanila, unbeliever ng mag-asawa, kaya nakaabot sa Panginoon. At meron po mga marriage na ang isa believer at ang isa hindi. Now, what would they do? Do they have to divorce the unbelieving wife or should they remain? At kung na-divorce na, should they remarry or would stay single? How about those who are still virgins or mga nila na kahit kailan na hindi pa nakapag-asawa?
And Apostle Paul also put his instruction in the chapter 7. Kasi nung kanila mga kapanahunan, mga magulang, they had so much power over their children na a parent could sell their children to a prospective husband. Pwede nilang ibenta. No? But at the same time, sabi ng Apostle Paul, if your daughter would not consent to it, eh, there's nothing wrong na pakinig ka sa anak ko dahil ayaw niya eh. Wala naman basta. Gusto mo eh, ayaw ng anak mo eh. Hindi naman siya magkakamali kung gusto niya mag-asawa. Pero kung maninindigan ka na single na lang ang anak mo forever, at hindi ka nababother ang conscience mo, wala kang sama niyan, sabi ng Apostle Paul. So these are the several situations, problems, and part of the questions that the Corinthian church asked Apostle Paul, na sinabi po isa-isa ni Apostle Paul. Atin pong tumungayan sa mga. Now, I told you that the word "in the touch" is a euphemism. It is a euphemism for the physical act, of marriage or physical act between two people. We can see that, sa Genesis chapter 20. So sinasabi ng Panginoon kay Abimelech na alam ko na ang asawa siya ay isang propeta. Sabi ng Panginoon, kaya nga hindi kita hinayaan na to touch, I think it was Rebecca, I did not allow you or permit you to touch her. So the word touch there is a euphemism. Alam niyo ba yung euphemism? Sinasabi ko. Instead of saying it straight, kaya magiging masyado mga vulgar. So, you use figures of speech. Like for example, you would reveal yourself. Ano, ikaw ay nakaharamdam na hindi maganda sa chat ko. Pupunta ka ng CR. How would they say it? Paano yung nasasabihin niya? Sa euphemism. Hindi, sa mga sa Bible. Paano nila sinasabi sa over his feet? Over his feet? Nung si King Saul, kaya nakakaramdam ng pagsamahan ng tiyan, kailangan niyang dumi. He went into a cave, hindi niya alam ang si David na hinahanap niya si David, nasa sa loob. And according to the Bible, King Saul went there to cover his feet. So euphemism, ang tawag doon, euphemism. Hindi nila sinasabi ng diretso na dumi. Ano? Sinasabi nila, he went there to cover his feet at 19 nila, parang yung sabihin nun, ano? So this is euphemism. Ganun din yung salitang touch. It's good for a man not to touch a woman. Walang kasabasa. Pero bawal sa mag-asawa ang hindi magkaroon niya. Bawal. But if you are single, there's nothing wrong if you want to stay so for the rest of your life. However, not everyone has that gift. So yan po ang mga tinitake up ng Apostle Paul dito, no? Kung gusto mong manatili, wala ka pa kaanakan mo hanggang kabuong buhay mo na manatili na wala kang naging karelasyon, walang masama dyan. Kung bido ka, qualified ka na pwede mag-asawa, pero pinipili mo pa rin manatili na lang single, at wala ka ng pangangailangan para sa pagpisigan ng pangangailangan mo, sabi ng Apostle Paul, wala rin masama dyan. Pero kung hindi ka makakatiis, go ahead, hindi ka rin nagkakasala kung mag-asawa ulit dahil separate island, ano ka na, widow. In their time now, legal ang divorce, ang divorce, pwede na huling mag-asawa. Sa ating kaso, wala naman tayong divorce, pero may equivalent naman sa atin, no? The equivalent of divorce in the Philippines is called anannulment. So, pagka-anal na, pwede ka ulit mag-asawa. Pero biblically speaking, there is only one ground for what? For divorce. And that is in the case of adultery. Now, in the original plan of God, the original plan of God did not allow for that. Ang intention ng Panginoon for marriage is to be what? It is to be permanent.
it must last for a lifetime. Hanggang kabuhay. Marriage should last for as long as both parties live. Yan ang intention ng Panginoon. In the original plan of God, God did not allow for divorce. Did you know that God hates divorce? God hates divorce. Malachi chapter... Pag-check po. Malachi 2:16. Go next slide. Somebody please read Malachi 2:16. God hates divorce. May basa po. For the Lord, the God of Israel, that He made his putting away. God hates putting away. God hates divorce. But why is it that He allowed divorce during the time of Moses? Actually, it is just an act of mercy on God's part. Mercy para kanino? Doon sa innocent party. Hindi doon sa nagpo-commit ng adultery. Ang mercy ng Panginoon, doon sa innocent. Lalo na ang babae ang innocent dahil ang kamasawa lalaki could invent, reasons. Ang kasawa lalaki could simply invent and reasons. And usually in those days, women are powerless. So para mag-protection ng babae, kailangan bigyan siya ng bill or document for divorce na siya ay hindi nagluloko at ito ang patunayan, she was legally separated from her husband and she can be another man's wife. So yung kung pag-permit ng Diyos sa divorce, yung time of Moses, actually, sabi ng Panginoon, sa Matthew, sa New Testament, dahil sinabi ng mga Sadducees yan eh, dinalaw ni Moses yung divorce. Sabi ng Panginoon, it is because of the hardness of their heart. But originally, it is not so, sabi ng Panginoon. Pero awa na lamang ng Diyos dun sa innocent party na inalaw niya ang divorce. So that, if she desires to be married for the second time, kung pwede na siya at asawa. But in the original plan of God, God did not allow for divorce. He hates divorce. Malachi 2:16. God hated putting away. God hates putting away. Let's continue. Now concerning the things whereof he wrote unto me. So there are many questions asked. Practical questions. So Paul answered those questions one by one. Starting from chapter 7 up to chapter 11. First questions he addressed is the question of marriage. What do we do now? Kami naging mana ng palatayana. At dito kami sa set up ng marriage sa Ventatuli. In those days, under Roman Empire, there are four marriage arrangements. Meron pong apat na klase ng marriage meron during the time of the Roman Empire, no? First, it wouldn't take place between slaves, which is called, ang tawag po doon is contubernium. Contubernium means tent companionship. Hindi yung permanent yan. At any moment, at the decision of the masters,
pwede matapos. The second type of marriage is called usus. Kung usus mo yung sekto. It is recognized only after a couple were together for 1 year. So, pag nagsama kayo ng 1 year, nag-live-in kayo, oh, sige, kasama na kayo, sama na kayo ng 1 year. Ito po yun sa mga hindi na sila yung sila. Magsama yung dalawa na hindi kasal. Pero nakatagal sila ng 1 year na hindi nag-iwalay. O sige, magkasama na kayo, 1 year na kayo. 1 year na kayo nagsasama pa rin. Sige, consider na kayong married. So, the third one is poemcio. Poemcio in manum. Latin, kasi ang mga Romans ko ay they speak Latin, no? Poemcio in manum. Father, for the father sells daughter to a anak, hindi pa ko sa pera ko yun eh. Sabi ng tata eh, anak, bibit ako sa pera eh. Laki ng utang ko, ganyan mga. Ibenta na lang kita, pero hindi ko mayaman. Binata. Tatanong sa akin eh, ano ba yan na? Ibenta na kita. So, the father sends daughter to a prospective husband. Isang nag-apply, ano? O sasabi ng intent na asawa. And the fourth one is conferiatio. This happens among the family. So, dito po sa apat na ito, ito po ang ating border na paraan ng kasal ngayon, dito po pattern ito. At marirealize nyo na kung pala nangyayaring kasal sa atin, ay yung panahon ito. Eh, dito naka-pattern niya sa number 4. Dahil lang po ang periasyo, ang nangyayari po dyan, it happens among the nobility at overall style, at the marriage ceremony, or wedding ceremony, meron po mag-aatid sa bride. Gaya na ginagawa natin, may nag-aatid sa bride. May nag-aatid din sa groom. And then, families of both parties, the family of the groom and the family of the bride are both present. Present po yung pamilya ng misis, pamilya ng lalaki, may mag-aatid sa babae, may mag-aatid sa lalaki. There is also exchange of vows. Merong exchange of vows. And the bride wears veil. Ang babae, nagsusuot din po ng veil. And rings are also given, pero instead of putting it on the ring finger, this is very finger. Diba? Instead of putting it on the ring finger, sa left hand, they place it at the middle finger. Yan po nila yung dagat. At meron din pong wedding bouquet. Meron din pong bridal bouquet. At meron din pong cake. Kaya nakikita nyo, yung pong modern wedding ngayon, patterned after the Roman type of wedding, which is called conferiatio.
Essa minha herança é para dar voz. Ok? So, kung pwede yan, kung ano yung meron doon, dahil sa atin mayroon, hindi po meron mo. With cakes, with drinks, with fans, bouquet, relatives, presents. So, ang nangyari po yan, dahil pagan yan, inadapt yan, inadapt ng pang Roman Catholic, at inaluma ng Christian Christian body, pinotify ng konti ng mga parang may pagka-Kristiyano. Pinotify ng mga Catholics. And then adopted by the Protestants. And eventually, nakating naman sa mga Christians. Yung mga ginagawa sa ceremony. So, dito po tayo nakapagawa. So, ang mga Corinthians, ang tanong ko, ano po yung mga Corinthians? Diba, sakop sila ng Roman Empire? Is that right? Kasi ang Roman Empire, malawak yan. Sakop niya ang Empire Europe, up to North Africa, hanggang Greece, hawak niya, up to, I'm not mistaken, up to Iran or Iraq, sakop nila. So kung yung umiira, the four types of marriage arrangements, ano, na ito, umiira lahat yan sa buong imperyo. Kaya kahit mananampalataya na, ang marami sa mga taga-Corinthians, parang sa kanila nandirin ko rin po sa ganitong mga set-up. Kaya doon sa marriage to divide, di, ang tanong nila, paano kami, slaves kami? Paano yan? Ang asawa ko, unbeliever, ako lang believer. Hindi divorce ko ba? E paano yan? Para ako may mga ng palataya. Should we stay together, remain together, or mag-iwalay kami in order for us to devote ourselves only to God for the advance of His kingdom? Maganda ba manatili kaming celibate? In reaction to the sexual perversion of their days, siguro mas maganda na wala na lang relasyon sa mag-asawa, totally, para may devote namin ang sarili namin ng buong-buong sa Diyos. So, yun ang tanong ng iba. So, in-address po yan sa puso ko. Let's continue to read. Verse 1, now concerning the things whereof he wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman or not to have sexual relations with a woman if he chooses to remain that way. Sabi na po sa Paul, walang masama dyan. Kung gusto mong manatili ng celibate buong buhay, walang masama dyan. There's nothing wrong. You are not doing wrong. Pero huwag mo lang isipin na mas superior ka. Huwag mong isipin na mas superior ka spiritually dahil celibate ka. At yung iba, married. Kapatid, spiritual status is not determined by marital status. Spirituality is not determined by marital status. It doesn't mean that you are single, you are more spiritual, more acceptable, and have more of God's favor because you are celibate. It doesn't mean you are superior and the marrieds are inferior. At yung mag-asawa, they are not committing mistakes, they are not sinning. Why? The Bible tells us to replenish the earth. Diba? Ano po sabi sa Genesis? Genesis chapter 1. Genesis 1:20. Pakibasa po, Genesis 1:20. And God blessed them. God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air, over every living thing that moves. So, mas superior ba ang hindi nag-asawa? Samantalang ako man ng Diyos, magpakarami, dati mo yung singir. So, kung mag-asawa, ang dalawang tao, actually, they are obeying God's plan, God's instruction. Another verse rather than Genesis 2:18. Okay.
Lord God says, it is not good that a man should be alone, I will make him a helpmeet for him. It is not good that a man should be alone. Hindi mabuti sa tao. Alam po, sa lahat ng sinabi na mabuti, you know? Before storm may ba, wala kang fall. Sabi na Genesis 1:32 or 31. Ilang verse yung Genesis 1:32? Ilang verse sa 1:31? 31. After 31 lang? Yes. Ang sabi niya, God saw everything that He has made, and behold, it was? Very good. Very good. Pero meron isang hindi good. And that is for man to be alone, which means if you get married or if you have a partner, that is good. But ang prohibition ng Panginoon dyan, ano, hindi pwede sa kapareho. Because when God created a suitable partner for the man, He gave him a woman. Not John, not Steve, not Adam and Steve, Adam and John. He gave Eve, he gave a woman as a suitable partner, as a suitable helpmate. So makikita nyo sa original na pagtatakda ng Diyos sa pag-aasawa, no? Babae ang nagiging suitable partner para sa lalaki. Okay. So, hindi yung nagkakasala ang gusto mag-asawa. But if you want to stay single for life, hindi ka rin nagkakasala. Sabi na po, so po, that's good. Alam pa sa mga niya. Verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. You are not committing wrong if you are single. Or if you want to stay celibate. Ano po ba yung celibate? I checked it in the dictionary. There are two meanings to being a celibate. No? A celibate is somebody who decided na he will stay unmarried for the rest of his life. And another meaning is total abstinence of the sexual relations. Total abstinence. Kagaya na nangyayari sa mga yunok, di ba? Kagaya na yung yunok who devoted themselves to certain office. So, either na by choice or by design of the powers that be. Nalislave sila. Kaya sabihin ng kanilang emperor, ito, ng mga batang ito, malalaki natin yung yunok niya. Bata pa lang, i-castrate na yan. Bata pa lang, ihiwalay din sa mga lalaki as mga babae. They will be eunuch for life. So, yun po, dalawang meaning ng celibate. Ano? Celibate ay yung kailanman ay hindi na mag-asawa kailanman. Although, pero pang hindi nag-asawa, pero nagkakaroon ng relasyon, hindi ka lang kasal. So, hindi celibate yun, right? Maraming mga single na kahit single, eh, maraming nakaka-relasyon. Celibate ba yun o hindi? Answer me. Are they celibate or not? No, dahil nagkaroon sila ng mga iba't ibang karelasyon. So, ang celibate, maaaring isang tao na kailan ba ay hindi nag-ibig pag-aasawa. O, nag-asawa man, naging widow na, at nag-decide na hindi na uli pag-asawa, makukonsider na celibate siya. Like Anna. Do you remember Anna? There was a temple when the Lord was brought to the temple. Sino yung sumalubong sa Panginoon? Diba si Anna? Alala niyo ba yan? Depende yan? O hindi? Nagpapasa ba kayo ng Bible niyo? Sa Gospels, nung baby pa ang Panginoon, when the Lord was 8 years old, he was under obligation to be with the parents. The parents were under obligation to take the child to the temple and to redeem the panganay. Because the Lord was the eldest. Marami pang kapatid ang Panginoon. So dahil mahirap sila, with ni Mary and Joseph, are the doves, para tubusin ang kanilang panganay. Nung pagpasok nila sa temple, sumalubong sa kanila si Anas, si Anna. Ano?
Was it Anna? I think it's Anna. 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 Gaano katagal lang siyang kasal? 7 years from her virginity. 7 years lang. After 7 years, she became a widow and she decided na hindi na muli mag-asawa and devoted herself in the service of God in the temple. So she was a celibate. Dahil hindi na kailangan siya nagka-asawa at nagka-relasyon at hindi mag-alabi. So a celibate is somebody who decided not to get married, or somebody who is married and became a widow or a widower and decided to stay single for life and without having any relations with anyone. So yun po ang matatawag ng mga celibates. Nevertheless, sabi ng Apostle Paul, magandang celibate, but because of fornication, because of the temptation, the immorality, especially in those times, nung kapanahon nila, kapatid, the world is pagan. They glorified sexual perversion. They acceptable ang homosexuality, acceptable ang adultery, acceptable ang fornication, and divorce was rampant. Alam niyo po, karami ang divorce minsan, maabot minsan yun ng 20 times over. Minsan, sobra pa sa 20. At meron din po mga feminist movements during those days, according to him. A Roman poet by the name Juvenal, sabi niya, nung kapanahon na ngayon, meron po mga babae na they hated their being woman. They hated their being a feminine, of the feminine gender. Ganit sila. They don't like being ladies. They don't like being a woman. They have no interest on being mothers. They have no interest in being a wife. And marriage with no children is very common. Napaka-common nung pag-asawa na walang anak. And these women sometimes would wear helmet, nagsusot ng helmet, and they would go hunting bare-breasted, pag-hunting sila. And they would compete with men sa feats of strength, pakikipaglaban sila sa bunong braso, pakikipaglaban sa lalaki sa takbuhan. Ano? At kung sila may asawa, they would compete sa business and they are determined to live their lives by themselves. Nakain pa lang asawa ko, ayaw ko mabuhay. So yun po ang kanilang background ng ganyan, ng kapanahon ng ganyan. So it's very confusing situation. Either to the mature Christians or to the immature Christians, they are in a situation that is very confusing and very tempting. Napaka-immoral ng kanilang kapanahonan. For you to stay single under that situation, napaka-hirap. To keep your purity. Kaya sabi ni Apostle Paul, it's good to be single, to be a single, but because of temptation, it is much, much better to get married than burned. Verse 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Meaning, sinasabi ni Apostle Paul, do not deprive your partner. If your partner wants it, give it. You have no authority over your body. He has the authority over your body. Same thing is true with the husband. The husband has no authority over his own body. The authority is his wife. If his wife wants it, the husband cannot say no. As sinasabi ni Apostle Paul, do not deprive each other. Unless during those periods, when you agree na for the meantime, wala mo na. But to deprive your partner of that, actually you are dishonoring God because you are dishonoring marriage. Did you dishonor po Panginoon? Because you are dishonoring marriage. Because that is part of your marriage life. And God designed it to be an expression of love on a deepest level. On a deep level, that's a deep level expression of love between humans.
And God was the one who designed it to be that way. And if you deprive your partner of that, you're actually dishonoring God. For you, dishonoring your marriage. Pagod sabihin na pagod ako. Bukas ulit, pagod ako. Another day, pagod ako. Look, what is it? Yan ang sinasabi ng Apostle Paul. Let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. The wife hath not power over her own body, but the husband, and likewise also the husband, hath not power of his own body, but the wife. Alam niyo po ang makatawa natin, property ng Panginoon. Diba? Our bodies are God's property. You are bought with a price, therefore glorify God in your bodies. But in the realm of marriage, ang isang Kristiyano has no authority, full authority over his own body. His partner does. Ang kanyang partner ang may authority sa kanyang ito. Amen? Amen. Ang sabi ng verse 5, defraud ye not one the other. Do not deprive each other, except it be with consent for a time. Maliban na lang sa mga pagkakataon na nag-agree kayo dahil there are some pressing situations and urgent needs that need your undivided attention and concentration. Pwede bang wala mo na ngayon because something is very urgent and burdensome, which requires my undivided attention and concentrated prayer. Okay, mag-usapan natin. Pero ang real need in advance, kano matagal? Bakit? Ano ba ila? Okay, deep or no deep? Deep. As sabi ng verse 5, defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again. Resume the normal relations of marriage. The Satan, the reason is, the reason was given by Apostle Paul. And what was the reason? That Satan tempted you not. Because after that intense prayer, temptation may come very strong. And normal desires come back. And temptations become very strong after periods of abstinence. Is that right? Then say that then you have for your incontinency or lack of self-control. But I speak this by permission and not of commandment. Okay? So, again, as I've been saying, you know, in chapter 7, Apostle Paul started answering practical questions. Maraming mga practical questions addressed to him by the Corinthian believers, and the answer was extended from 7 up to chapter 11. And the first he addressed was the question of marriage, wherein the Corinthians had serious problems which reflected the pagan society and immoral society of their days. And as I've said, under the Roman Empire, they were under four types of marriage arrangements. Ito yung apat na klase ng marriage arrangements meron sila that exist between slaves na their master could cut any moment or stop to the relationship any moment. The usus which can only be recognized marriage only after the couple were together for 1 year. The other type of marriage arrangement is when a father gives a daughter to a prospective husband because he is low on cash or dahil gusto niya yung anak ng kumpare niya, and if he wants the friendship to be extended down to their children, okay?
pasal mo na yung pasal, pero nabayad yan. Nabenta niya. Actually, hindi naman niya tapos nung dowry ng isang dami. Kaya pala gusto yung pambayad ko ng pasal. Oo, pambayad ko lang. And then the fourth one is the conferiatio that takes place among the nobility na kung saan nakabase ang modern marriages today. Kompleto yan. May nagagit sa bride, may nagagit sa groom, may bride bouquet, may veil, may cake, ano? May exchange of vows, may ring. Dito yan sa conferiatio. Okay? Pero, bukod sa apat na ito, nabubuhay din ang mga Christian believers in a society na there are multiple marriages and divorce was so rampant. And they're living in a society na at the same time when it developed the feminist movement. Women who hate their gender. Women who hate that they're being women. They lack interest, they have no interest of being mothers or being a wife. And they would even compete with their partners in business or in physical feats of strength. At common yung mag-aasawa na walang anak. Now, in the light of that set-up, background, setting, ito na yung tanong ng mga Christian believers. Anong gagawin namin? Anong gagawin namin ngayon? So, here's the Apostle Paul's answer. Okay? So the early church had members that had lived together, nagsasama na lang, and were still living together under all four marriage arrangements. So with those with multiple marriages and divorces. And apparently, there are some who thought, may mga members po na nag-iisip na siguro magiging single eh, or celibate, eh, mas paganda. Dahil napaka-decadent, napaka-immoral ng society and probably because of their past experiences sa kanilang mga naging pangit na karanasan ng pagkaraan, sila yung mga believers pa. Sabi nila, siguro ang higher plane, ang godly state, ay maging single na lang, maging celibate na lang. Perhaps that is more spiritual thing to do. At yun ang iniisip ng iba, siguro, huwag na lang magkaroon ng karelasyon kahit kanino. At yan ganyang idea, pumasok kahit doon sa mga may asawa. Hindi lamang sa mga hindi pa nag-asawa, at doon sa mga na-divorce na, at doon sa mga naging widow na, kundi pati doon sa mga mag-asawa na, may mga nag-iisip na huwag na lang tayo mag-saving, huwag na lang tayo mag-relasyon para maging malapit lalo tayo Panginoon. So meron ganun mga kaisipan na umiikot sa iglesia, so they are confused. Sila po yung nalil ito. Someone was teaching that the act of, the physical act of marriage was unspiritual. Hindi siya spiritual na bagay and therefore must be forsaken. Okay? So ano pong answer ni Apostle Paul? Number one, Paul's answer is that celibacy is good. Again, you still remember the definition of a celibate? Ang celibate ay isang tao na buong buhay niya ay hindi nag-asawa. At hindi nag-asawa at hindi nagkaroon ng karelasyon na inyo mga. Kasi meron mga kahit mag-asawa, nakaka-relasyon eh. So ang celibate is somebody who throughout his entire life ay hindi nag-asawa at walang nakaroon siyang kahit sino. Another thing that would get to that definition is somebody who was married, na-divorce, and after the divorce, he decided to stay unmarried and she decided na kailanman ay hindi na magkakaroon siyang kahit kayo naman. Like in the case of Anna. Another definition is somebody who was a widow. Ano yung pagkasa nito? Divorced? May isa divorced na pinili na widow na pinili na hindi mag-asawa. At isa naman yung widow.
kamatayan. Although, pwede na uling pag-asawa, yet, she decided or he decided to remain unmarried for the rest of his life at hindi na maging pag-relasyon kahit kanina mang babae o kanina mang anak. Okay? Sabi ni Apostle Paul, if you want to be like that, if you want to be a celibate, asalot na rin ni Apostle Paul, that is good. Walang masarap. You are not committing mistake, you are not sinning, you are not doing wrong. Only, do not think of it as if you are more spiritual. Huwag mo lang isipin na ba't mas spiritual ka o mas superior ka kaysa mga nag-asawa. Dahil yung mga nag-asawa, actually, sumusunod din sa kalooban ng Panginoon. Genesis 1:3, to go and replenish there, umayo at pangarami, at sila po ay nakakatupad o nagaganap sa kanila. Yung sinasabi ng Panginoon sa Genesis 2:18 na it is not good for one to be alone. So do not think that you are superior because you are celibate. The verse that I've been looking at, the word touch, Corinthians 7:1, is a euphemism for the physical act of marriage is found in Proverbs 6:29. Pasahin po natin ang Proverbs. Proverbs 6:29. So he that goeth in to his neighbor's wife, whosoever toucheth her shall not be innocent. So the word touch there is, if you have the physical act on your neighbor's wife, you will not be innocent. Another verse, Genesis 20:6. Establish po natin na yung word attach is a euphemism for the sexual act of marriage or between two people. Genesis 20:6. And God said unto him in a dream, yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart. For I also, I think it's between Abimelech and Hoth. Yeah, Rebecca, Abimelech. Sabi ng Panginoon, I know that you did this in the integrity of thy heart, for I also will help thee from sinning against thee. Therefore, I suffer thee not to touch her. The word touch is a euphemism. Okay? So it is possible that as a result of Jewish influence, ang mga Hudyo, sila po'y naniniwala sa Genesis, ano na we are to go and replenish here. Pero po mga Jewish members sa Corinth, in their influence, sa kanilang influensya, no? They are pressuring some Gentile converts, Gentile members na kailangan kayo mag-asawa. Kapag mag-asawa kayo dahil sabi ng Diyos, it's not good to get alone. Pag-asawa kayo kasi sabi sa Bible, kasi ang mga Jew, they are familiar with the Torah. Alam niyo po yung Torah? Torah, the book of law. Also known as the Pentateuch. Ano po yung Pentateuch? The first five books of the Bible have Penta, it's five. All written by Moses. Familiar sila sa Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sabi nila, it's not good. The Bible says it's not good for a man to be alone. Kailangan pa yung mag-asawa. But at the same time, there is another thing that pressures the Gentile Christians. Yung kanila pong past experience sa kanilang pagan life, sa kanilang life as unbelievers. Biktima sila ng napakaraming divorce, biktima sila ng abuse, or probably they are the perpetrators, kaya sabi nila, pangit pala. So para maging dedicated tayo sa Panginoon, totally, wala na lang yan.
Pagkaroon na lang tayo ng total abstinence sa ganyang experience. So, yan po ang kanilang mga sitwasyon, ganyan ang kanilang mga kapanahon. Okay? They thought that being celibate is more excellent, it's good, and they become more acceptable than the married. Nasabi ni Apostle Paul, it's good to become a celibate, but do not think that you become more superior than the married ones. Because our spirituality is not determined by marital status. It doesn't mean you are married, you are superior, or it doesn't mean you are single, you are superior than the married ones. Okay? So, we continue after satisfaction. Dito kumayo, at tapos sa pray for you, alala sa amin po Diyos. Nawa po ma ay maging nagtagap kami sa inyo kapag po ma even sa aming married life po ma hindi mo rin makiaya po Diyos na maging ibigay namin ang benefits na tulong po sa amin at ama maging sa aming single member po ma prepared po sila ng Diyos choices in your life. Ay nawa po ma ay napsin nila po ma sa aking puso at ama sana po ay kami ay kinasunod sa inyong mga hindi po ma mabuti namin ang inyong buhay ng mga sala po ma sa ito at kailangin in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.